kayo. Anyway. So, vaccinated na ako. Pero hindi ibig sabihin na safe. Kailangan pa rin mag-ingat. Meron iba. Porque na natapos na yung vaccine. Ikala nila, you know. Sa akin lang ano, kasi hindi pa lahat vaccinated. Kaya mag-iingat pa rin talaga tayo. So, gusto lang mag-share ulit. Share lang naman. Meron ako kasi mga nababalitaan na sa pindot-pindot. So, kaya sabi ko, title ko. Sabi ko nga, huwag pindot ng pindot. Kasi nga, yung meron kasing mga iba nagpipipindot. Ano nangyari? Naapektuhan na yung channel nila. Yung iba na wala ng ads. Yung iba na tigok. Yung mga, ang akin, bakit ka pumipindot? Ano-anong dahilan? Nagmamadali ka na sumikat o kumita ng malaki? Eh, sa maling paraan, hindi ka talaga pagpapalain, sabi ko nga. Kailangan yung pinaghirapan mo, nabuo mo yung channel mo, pinaghirapan mo, mabuti yan eh, di ba? Nagpupuyat ka para makakuha ka lang ng watch hour, tapos anong ginawa mo, di ba? Dapat nag-iingat tayo. Huwag tayo nagmamadaling kumita. Nandyan lang yan eh. Eh, yung mga big vloggers, hindi sila gumagamit ng kahit ano. Marami pupunta sa kanila. Huwag natin sila gayahin kasi sila, sikat na talaga sila. Tayo, gawin natin yung tama para mas maganda yung pasok ng pagpapala ng Diyos. Ano kasi, sa akin lang, no? Ako, hindi ko masyado iniisip yung revenue, in a way. Noon, iniisip ko yun, pero ngayon hindi na eh. Sa akin, WH importante. Ang pangit kasi tingnan, no? Yung mag... Hindi ko maintindihan talaga sa totoo lang. Maraming explanation yung iba pero parang hindi ko feel na tama. Anyway. Ayan, mag-comment kayo sa baba. Baka meron kayong idea kung gustong i-share, no? Kasi talaga, ang daming scammers ngayon. Lahat ng klase gagawin para lang magkapera. Dahil sa kahirapan ng tao ngayon, naghihirap yung mga iba, di ba? Kumakagat sa patalim. Eh, ito nga, may kwento sa akin, pinasa lang daw sa kanya, pinasa niya. Eh, nag-click yata siya, or I don't know. Nalaman niya, scam pala yun. Sus, Mario Josef. Ako, hindi ako lang pipipindot. Basta, tatakot ako sa pindot-pindot eh. Sabi ko nga sa inyo, mahirap na eh. Pwedeng mo mapindot, delete na yung channel mo. Hindi mo masabi. Kaya mag-ingat tayo sa ganyan. At saka hindi porke naghihirap ka. Mahirap ang buhay, magmamadali kang kumita ng pera na hindi mo iniimbestigahan. Sa akin lang, kung talaga nagtitiwala ka sa Diyos, huwag kang pindot ng pindot. Gawin mo yung tama. Hindi yung gagawin mo yung mga illegal. You know? Meron ibang channels, hindi ko nila lahat, ha? Meron iba. Meron sila mga ginagamit na apps na bawal naman. Hindi ka pa tinatamaan ng radar ng nilolo. Kasi marami to eh. Maraming tao dito sa YouTube. Kaya kumbaga, pag naglinis sila, talagang isa-isa lang yun, nangingibabaw, inuuna nila. Na mag, sa akin lang to, ha? Hindi ko talaga... malaman kung paano sistema ni Lolo, no? Kahit sino siguro, kahit sabi mo mag-email, hindi rin eh, kasi kuminsan may problema rin sila sa system nila eh. Meron iba nakatanggap ng email pagkarampan ng 2 taon na meron na pala silang palpak na ginawa, or kasi hindi rin nag-check ng email ni Lolo. Yan isa, dapat tinitignan ninyo yung email ni Lolo palagi, yung email nyo check ninyo palagi kasi baka meron ng abiso doon, hindi nyo pinansin, tinuloy nyo pa rin yung mga pinagagawa ninyo, yung mga ganon. Ako, number one, pinagbabasihan ko talaga yung email, binabalikan ko yan lagi, araw-araw nag-check ako kasi hindi, nung minsan meron din ako mga email mabilis
pagkalabas ng video, may email ka agad eh. Yung ganon. Kaya nadidelete ko kaagad yung video na mali or yung hindi gusto ni Lolo kahit na nagkaroon na ng views yun. I don't care. Hindi ako manghihinayang kasi gusto ko malinis sa channel ko, no? I mean, kaya ako gustong ingatan ng channel ko dahil pag nagretiro ako, meron akong gagawin. Hindi ako tatanga-tanga sa bahay. Boring ang buhay pagka nag-retire na ako. Anong gagawin ko? Maglilinis ng bahay buong araw? No way. I mean, honestly, kailangan meron akong gagawin na at least, you know, may sense ang mga ginagawa ko. Kahit yan nga, mag-sermon ng Lola, paalala si Lola, magbigay lang ng awareness si Lola, yung mga ganon. Nakakalungkot kasi meron talagang iba, gusto nila kumita ka agad eh. Hindi ganun kadali. May proseso yan. Pero number one, ingatan ninyo channel nyo. Kumbaga binigyan kayo ng pagpapala ng Panginoon, pero hindi nyo iniingatan. Ako sorry na lang ha, sa mga tao na nag-member ako, pero kinansel ako na lahat. Dahil hindi ako sa nagkwekwenta. The thing is, nagbabayad ako. Nagbabayad ako. Pero wala namang silbi sa akin. I mean, hindi ito offensive ha. Ito ang totoo. Para sa akin, sayang yung pera ko dahil wala namang silbi. Diba? Nagbabayad ako, pero wala naman bumabalik sa akin. Kahit WH. Pati kahit yung mga saging ko, yung mga turon ko, nawawala. Eh, bakit ba? I mean, gawin ko na lang yung dapat. Diba? Yung nagsimula tayo, nagtsatsaga tayong bumibisita eh. I think this is the time na ganun ang gawin natin. Yan ang pinakamaganda. Balikan mo ang mga datihan para, you know, susuklian ka naman nila eh. Siguro ganun. Yung mga big vloggers, hindi na yan nag-iisip siguro ng mga balik-balik kasi talagang mabenta sila. Hindi pa tayo dun. Pero hindi tayo dapat nagmamadali. Kanya-kanya yan eh. May timing ang Panginoon para sa bawat isa sa atin. Ako ang gusto ko lang talaga makashare. At saka yun nga, magiging ano ko to, libangan ko to pagtanda ko na. I mean, retire ko na. Anong gagawin ko? I mean, sa pagtanda ko, baka mahirap pumasok ng trabaho. Di ba? Kung malakas pa ako, siguro magtatrabaho ko kahit 3 days lang. Pang dagdag lang sa pension. Dahil maliit lang naman ang pension ko. Tsaka yun nga, kung wala na akong mapaglilibangan, eh, trabaho ko kahit 3 days para nang may ginagawa ka kaysa yung nagmumukmuk ka lang sa bahay. Nakikipagkwentuhan, daldanan, chismis, no way. Ayoko nun. Iwas ako. Mga negative. Ayoko na. Kasi sinisira yung focus ko sa Panginoon eh. Nagiging marumi ang isip pagka puro talk lang na, you know, minsan nauwi sa hindi maganda pag nag-umpisa kayo ng kwentuhan, ganyan, may mga reaksyon na hindi maganda, maapektuhan na ng utak mo eh. Kaya hanggat mare, umiiwas ako sa mga talk at saka pindot. Oh my God. At marami talaga scammers ngayon. Kahit dito, grabe. Meron nga isa, nagkwento sa akin. May pumunta sa bahay nila. May libreng sabon daw. Yung feeling niya sa okay, no? Kasi libre. Maya-maya, ito na, nagtatanong ng mga information. Abay, mali yun. Kung talagang libre, pamigay mo. Hindi mo may mga kapalit na information. Para ano yun? Di ba? Mimigay kayo ng libre, di tapos, libre. Pero magkwe-question pa kayo ng kung ano-anong, hingihan pa kayo ng kung ano-anong mga impormasyon, eh mali na yun, di na tama yun. Meron na talagang sinyales na mali. Kasi karamihan ng tao ngayon naghihirap na itong kanilang modus, kunwari libre, pero meron silang, ano doon, tawag dito eh, may karugtong na hindi maganda yon. Kaya iiwas tayo. Sabi ko nga, kahit anong hirap ng buhay, kung
anong, you know, kung ano yung pumapasok, pag-gashayin lang ninyo, at maging masaya kayo. Huwag kayo malulugmok sa kakaisip, ang hirap ng buhay, ang hirap ng buhay, tapos gagawa kayo ng masama. Eh, lalong sasama ang mundo. Kumbaga yung problema, dinagdagan mo pa. Imbes na yung problema na yon, mag-focus ka, gawa ka ng paraan, para lang dun sa problema yon. Hindi, ang nangyayari, gusto magmadali, papasok ka sa ibang transaksyon na hindi pala tama. Hindi umaki ang problema mo, di ba? Ako, nagpapasalamat ako sa Diyos, no? Kasi talaga, dahil kahit na pandemic, isang taon mahigit, lockdown ako sa trabaho na hindi ako nawala ng sweldo. Kahit maliit lang ang sweldo ko, maraming nagawa ang sweldo ko. Marami ako, nakashare ako ng blessings kahit kanino, kahit maliit lang. At saka yung happy meal ko, talagang praise the Lord kasi talagang nag-provide ng pera ang Panginoon para matuloy yung happy meal na yan. Gusto ko talaga ang mga bata, mabigyan lang sila kahit once a week ng masarap na pagkain. You know, malaking bagay yung may pagkain eh. Para magkaroon ng kaayusan ng utak. Kasi pag gutom ang tao, mainit ang ulo, di ba? Naguramintado pag gutom. Hindi ko nila lahat. Merong ibang ganon. Meron kong kilalang ganyan. Pag wala nang makita ang pagkain, ay, mabait ulo ang pagkain! Tanong, ba't nagbibigay ka ba ng pera? Oh well. Ay nako, mga anak, mga apos, sinasabi ko lang sa inyo, excuse me, may blessings ang Panginoon, maliit o malaki, iingatan natin. Kasi gusto makita ng Panginoon kung importante pa rin sa inyo yung kahit maliit na blessing na talagang grateful pa rin kayo, na nagpapasalamat kayo talaga. Kasi pag nakita niya na hindi ka naman talaga makontento, hindi ka talaga niya bibigyan ng malaki. Dahil hindi ka masiyahan eh. Hindi ka makontento kahit maliit, hindi ka nakukontento. Ganon din yun. Pag binigyan ka ng malaki, kasi wala kang pasasalamat eh. Hindi ka grateful sa Panginoon eh. Hindi ka masaya kahit sa maliit na blessing. Kaya nangyayari, ayaw ng Panginoon bigyang ipagkatiwala sa iyong malaking blessing. Dahil hindi mo aayusin ang buhay mo. Kailangan nakikita ng Panginoon na inaayos natin ang buhay natin kahit maliit ang blessing. Katulad ko, ako maliit lang ang sweldo ko, pero inaayos ko yung buhay ko. Kaya hindi malalaki ang blessing na dumarating, pero hindi napapatid, tuloy-tuloy, kahit maliit. At saka hindi ako nabibitin. Ibig sabihin, talagang andyan nagpro-provide pa rin ang Panginoon kahit na maliit. Pinagkakasya ko. At kasi nagpapasalamat ako sa Diyos at saka grateful talaga ako. Anyway, kanya-kanya tayo, no? Pero yung sinishare ko lang sa inyo mga experiences ko, makita ko na eh. Ganun ang gusto ng Panginoon. Ayusin natin ang isip natin, mga ugali natin, mga intentions natin sa kapwa natin. Tsaka yung huwag tayong masyadong grab ng grab kung may offer. Hindi nyo alam kung anong kapalit nun eh. Magtrabaho ka na lang, mas mabuti pa. Yung talagang legal na trabaho. Kahit na maliit ang sweldo, grab ninyo. Kasi merong ibang tao. Ito lang, sample ko lang. Meron ng offer. Kung tutusin, mataas yung offer. Namumurahan pa. Hindi mo pa nakikita yung trabaho, puntahan mo muna. Para malaman mo. Kung ayaw mo, di saka mo tanggihan. You know? Pero yung may offer sa'yo, wala kang makita ng trabaho, mahirap maghanap ng trabaho. I-try mo muna. Huwag mo muna isipin yung pera kasi minsan puro pera iniisip natin eh. Tayo wala natin ng pera, pero kailangan ayusin natin ang budget natin. Katulad ko ako, sweldo ko dito weekly. Yung isang linggo kong sweldo, tinatabi ko yan para sa taxes ko.
Kasi in tax, kailangan magbayad ako. Hindi pwedeng hindi. Dahil magpa-file sila ng taxes, declared yung binayad nila sa akin. So, alam ng IRS kung magkano kinikita ko na kailangan magbayad ako ng buwis. Kaya kailangan sa sweldo, weekly na sweldo ko, isang linggo nakatabi pambayad sa ano sa taxes yan. Tapos isang buwan na sweldo, isang linggo na sweldo, every week meron pupunta ng pera ko. Hindi pwedeng wala. Kasi ni-schedule ko eh. Hindi ko, kasi hindi ko pwedeng pagsabay-sabayan, di ba? So ini-schedule ko. Every week meron nakalaan na babayaran o papadalan ko yung mga anak ko, yung mga ganun. Pag may sobra, saka ako nakaka-share ng konti. Hindi malalaki, maliliit lang. Anyway, you know, God is good. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Maging kontento lang tayo. Huwag kayong pindot ng pindot! Ano nangyari? Kakapindot ninyo. Ano nangyari sa inyo? Oh my God. Relax lang kayo. Enjoy nyo yung channel nyo. Ginawa ninyo yan eh. Ingatan ninyo. Pinaghirapan ninyo. Mas maganda yung pinaghirapan mo nakikita sa tamang paraan. Hindi yung pinaghirapan mo na nga tapos gagawa ka pa ng kalokohan. Alam mong bawal, ginawa mo pa rin. Mali. Maling-mali. Pati ang Diyos magagalit sa'yo kasi yung blessing mo, binigyan ka ng blessing ng Panginoon eh. Pero hindi mo iningatan eh. Eh, binibigyan ka ng pagkakataon ng Diyos sa kahit anong para na ginagawa mo na para maging stepping stones na ikaw ay aangat pero sa maayos, sa legal. Eh, iba dito sa YT, no? Maraming regulasyon na dapat talaga eh, susunod tayo. Wag ibig sabihin gaya tayo ng gaya. Yung iba, kala nila, oh, ngayon, sige, magsusurvive ka. Ay, paano kung tamaan ka ng radar ni Lolo? Hindi mo naisip yun? So, anyway, mga anak, mga apo, makontento tayo kung anong pagpapala ng Diyos. Maliit o malaki. At ingatan natin ang mga pagpapala ng Diyos. At gamitin natin sa tama. Para lalo pang darating ang biyaya ng Diyos kung talagang ginagamit natin sa maayos yung mga blessings niya. You know, yung mga importanteng bills natin, mga anak natin, pagkain, upa, yung mga ganon. Saka yung mga bili-bili, huwag muna kayong bili ng bili. Mas maganda ipon-ipon. You know, mas marami kayong mabibili pag nakita nyo marami na kayong ipon. Saka kung hindi naman kailangan, huwag kayong bili ng bili. Mamaya matatapon lang yan. Dahil hindi na pala ninyo kailangan. Huwag kayo upgrade ng upgrade. Kung hindi naman kailangan. Marami na temptation talaga, no? Pero isipin mo mabuti kung bumili ka ba nito. Makakatulong ba sa budget mo? Mag-isip tayo mabuti. Huwag tayo masyadong magpapadala sa you know, sa kamunduhan. Kung wala naman tayong pera, huwag natin susubo sarili natin. Uutang? Credit card? Ngayon, wala na ako talagang credit card na ginagamit. I mean, marami na akong nabayaran na credit card. Sa totoo lang, siguro 4 na lang natitira na talagang bago matapos ang taon na to, bayad na yan. Kasi ayoko na magkautang. Dahil pag nagretiro ako, kailangan wala na akong utang. Eh, yung pension ko, magkano lang? Paano kung marami akong utang? Paano kung magbabayad ng utang? Tanda na ako, baka ikulong ako. At hindi ako aasa sa mga anak ko. Hindi pwede. Kailangan pakita ko rin sa mga anak ko na responsible din naman ako. Kailangan ayusin natin ang buhay natin para mas maganda ang takbo. May kapayapaan ka pati. May peace. Ay, walang naniningil sa'yo, walang kakatok sa pinto mo. Hoy, utang mo, bayaran mo. Anyway, mga anak ko nga po, basta nagsishare lang ako. Awareness, you know, paalala lang. Kaya,
kung meron kayong mga nagagawang hindi tama, eh ituwid na ninyo para hindi lumaki ang sunog. Be kind to one another. Be a blessing to one another. Magdasal tayo kahit 1 minute prayer lang sa umaga, 1 minute prayer sa gabi. At lagi tayo magpapasalamat sa Diyos. Hingi tayo ng tawad. Every day is different, pero kailangan sabihin mo sa Diyos. Kausapin mo ang Diyos. Sabihin mo sa Diyos, sorry Lord. Tulungan mo ako. Linisin mong utak ko. Tuwid mong utak ko. Salamat, Panginoon. Kahit maliit niyang blessing, magpasalamat pa rin kayo. Maging grateful kayo kasi hindi nagpapabaya ang Diyos. Anyway, mag-ingat kayo. Kahit nandiyan pa, may vaccine na or what, mag-ingat pa rin. Huwag kayong maging kampante masyado. Distance pa rin. Saka huwag muna kayong mga party-party, bakasyon-bakasyon. Honestly, dito, daming kaguluhan dito. I mean, yung nagbabakasyon, tambak yung mga pasahero sa mga aeroplano. Hindi, pinapasuot pa rin ng mask. Yung isa tumanggi, sinapak yung stewardess. Ay, naku, pwede ba? Hindi ako sasali sa ganyan. Hintayin ko malinis ang mundo. Buong mundo, pati tao malinis. Wala akong balak magbiyahe. Hindi na bali. Pagod pa ako. Tapos doon pa ako makakuha ng sakit. No way. Manigas. Maninigas ako kung saan ako nakapwesto. Kasi safe ako. Anyway, be kind to one another. Be a blessing to one another. God bless us all. And be safe. Bye now. Nandyan si Lola, nagbibigay ng babala. Ikaw ay makinig, huwag nang mag-alala. Lola Becky, ang aking bestie. Lola Becky, maaasahan siya. Lola Becky, o ka na at chika lang.